mas lalong nahirapan. Kasi nga iba ang gastos pagkasama mo ng family mo dito sa Canada kesa nung temporary foreign contract worker ka. Winter, spring, summer, or fall, tuloy ang buhay sa Canada. Magandang araw, magandang gabi mga kainags. Ano kung nasaan magkikinig araw na to? At ihahatid ko lang muna yung ating mahal na Reyna. Kasi yung sasakyan niya ay hiniram na naman at kailangan natin ihatid tong ating mahal na Reyna. Naku, mainit. Init sa loob ng sasakyan. Ano ka mga kamusta? Ayan. So, kagabi nga pala mga kainags, ano? Napalaban si mahal na Reyna. Aking kagabi. Ah, hindi naman, hindi ko ikikwento. Hindi ko ikikwento, sinishare ko lang. Parang ano eh, parang naging referee. Yung alam niyo yung live mga boxing, mga UFC. Taga-apat si Mahal Reyna eh. Pati si Sayon, grabe si Sayon, no? Yung aso natin, mga kainas, yung mga aso pala talaga, parang kulang na lang talaga sa kanila magsalita, ano? Grabe si Sayon, ano? Parang tao, nasa gitna. Parang nagre-referee rin. Ang hira naman, no? So mamaya kasi pupunta kami sa, ano, sa Home Depot ng ating bunsong prinsesa. May bibiling kami ron. Papasama sa akin magpabili ng pintuan. Yan, yung matibay na pintuan, yung hindi daw nawawasak. Yung ano, tara. Okay. Bye-bye. Sige na, sige na. Ano, sige na, sige na. Parang ayaw mo, parang napipilitan ka lang. Ha? Ma, mahal na mahal kita. Tanda mo, mahal na mahal kita. Sige na, yung ano, susi ko ah. Oo nga pala, no. Tanda mo, mahal na mahal kita. Yo. Lagi na lang ganito ah. Amira, no. So yun yung susi niya, bibili pa pala ako ng ano, yung weld na epoxy, no. Parang epoxy pandikit, matibay daw yun eh. Ayon sa akin pananaliksik. Weld, ano ba yun? Isang gray tsaka isang pula yun paghaluin eh. So bibili tayo mamaya makinis, ano. Pero maglakad-lakad muna tayo, magandang panahon at mag-uutang dila tayo mga kainis. So, meron lang akong konting ikikwento sa inyo. Yung ating karanasan nung tayo isa pang temporary foreign contract worker. Yan. Yung bang meron tayong mga kaibigan na nahihiya nung time na tumitira ako sa garahe. Hindi ibig sabihin nahihiya, no? Kumbaga parang sila yung nahihiya or sila yung nakikiramay sila sa akin, parang ganoon pala. Mali yung term ko na parang yung time na yon, nakikiramay sila sa akin, nakikisimpatsya sila sa akin nung time na tumitira ako sa garahe, kung saan ako tumitira. Yeah. So nakikisimpatsya sila, nakikiramay, kumbaga nagigets nila ako, kumbaga umaalalay, inaalalay, parang ganoon, basta nga something mga kainags, ano. Sandali lang. Balik lang tayo sa bahay at may park ko lang to. Makapaglakad-lakad tayo para may pakita ko rin sa inyo yung kagandahan ng kalikasan mga kainags, oh. Yan, so galagala muna tayo mga kainags, ano? Kakauwi lang natin ng bahay. At nakoy, gusto kong lasapin ang ganda ng panahon talaga ngayon, ano? Habang nakikipag-ututang dila sa inyo mga kainags. Yo. At kung napapansin nyo mga kainags, ano? Shoutout nga pala dun sa isang subscriber natin, ano? Nakalimutan ko na yung pangalan, pasensya po, ano? Taga Victoria, British Columbia. Yan, nagbigay siya ng ano, no? Gift card mula dun sa ano, sa Cabela's mga kainags, ano? Yan sir, pwede kayong mag-comment ha. Nakalimutan ko sir yung pangalan nyo, pasensya na. Syempre marami tayong subscribers, marami tayong mga viewers na nagme-mention ng kanilang pangalan. At syempre hindi natin maiwasan na makalimutan natin. Pero syempre sa tuwing sinusuot ko tong damit na to, naalala ko si sir. Yan, taga Victoria, British Columbia. Maraming salamat sa gift card na pinadala mo. At nakabili kami dalawa ni Mahal Arena ng t-shirt mula sa Cabela's. Cabela's, baka naman, yun. Ayan, nandito na naman ako sa kalsada mga kainags, ano? Yun nga pala, huwag na tayo magpaligoy-ligoy mga kainags, dahil gusto ko nang mag-share talaga sa inyo, no? Kasi nga marami tayo mga foreign, temporary foreign contract workers, mga tourist visa, mga student visa, na mga kababayan na nandito sa Canada mga kainags, ano?
Kasi nung time na naikwento ko sa inyo nung natulog ako sa garahe, 'di ba, kung saan ako natulog, 'yan. May mga kaibigan ako at mga malapit na kaibigan ko, makasama ko sa lahat, mga kainag, ano, na parang sila yung nahihiya. Hindi sila nahihiya, no, kumbaga parang nakikisimpatsa sila, nakikiramay sila na kung bakit ako sa garahe nakatira. Kasi very awkward nga naman sa kanila, 'di ba, na titira, sino ba naman ang titira sa garahe, 'di ba? 'Di ba? Sino ba naman ang titira sa garahe? Pwedeng tumira sa basement, 'di ba? Sa sala, 'yan. Pero sino ba naman ang titira sa garahe, mga kainags, ano? Parang kaawa-awa naman ang dating, 'di ba? Pero sa akin noon time na 'yun, mga kainags, ano, hindi ako naaawa sa sarili ko, hindi ako nahihiya. Totoo 'yun, mga kainags, hindi ako nahihiya. Bagkus, proud na proud pa nga ako. Actually, pag may mga kaibigan ako na bumibisita doon sa bahay ko, saan ako tumira sa garahe, pinapapunta ko sila sa bahay ko, mga kainags, doon sa garahe. At saka proud na proud ako sa kanila, masayang-masaya ako, binabalita ko sa kanila na halika-halika, tingnan niyo yung ginawa kong bahay sa ano, sa garahe. Alam niyo yung proud na proud ako na masaya. Ganun ako, mga kainags, ano, hindi nila ako nakikitaan ng hiya, hindi nila ako nakikitaan ng lungkot kung bakit ako tumira sa garahe. Pero napapansin ko sa kanila, parang sila yung nahihiya. Parang sila yung naawa sa akin. Na para bang sinasabi nila, kawawa naman si Inags, bakit dito tumira to? Alam nyo, halos lahat sila, mga kainags, gusto akong tulungan, ano? Gusto nila akong tulungan. Nararamdaman ko at nakikita ko sa kanila. Yun yung napansin ko sa kanila. Pero ako naman talagang ewan ko ba't proud na proud ako, ano? Siguro sanay lang talaga ako sa mga ganong klaseng bagay. Yung mga survival situation, sanay na sanay ako sa ganyan, mga kainags, ano? Marami rin mga nakakaalam niyan, mga kainags. Kahit saan nila ako patulugin, kahit sa likod ng sopa, nakakatulog ako, mga kainags, at very komportable ako sa mga ganyan. Walang problema sa akin sa mga ganyan, mga kainags. Yun lang, tapos narinig ko na lang mga nag-uusap sila na huwag nyo nang sabihin sa iba na si Inags natutulog sa garahe. Tapos mayroon pang isang nagsabi na huwag nating ipaalam sa family ni Inags na tumitira siya sa garahe, di ba? Sabi ko naman, nung narinig ko yun, hindi pare, okay lang. Actually, sabi ko nga, yung family ko, yung mga anak ko, yung asawa ko, alam na nila na natulog ako sa garahe, natulog ako sa basement, gumawa ako ng bahay sa sala, na yari sa karton. Alam nila lahat yun, mga kainag, sabi ko sa kanila. Wala akong tinatago sa family ko kasi gusto kong malaman nila kung ano yung nagiging buhay ko rito. At pagdating ng panahon na malalaki na sila, malaman nila, alam nila na kung ano yung sakripisyo, pagtitiis, pagsisikap na ginawa ni Inags ng kanilang tatay, no, para sa kanila, para sa mga anak ko, mga kainags. Darating at darating ang panahon na yun na magpapasalamat ang mga anak ko dahil lahat ginawa ko para sa kanila, mga kainags, no, para sa kanila. Yun lang naman ang purpose nating mga magulang, di ba? Kung bakit tayo lumayo sa kanila, di ba? Dahil sa ating mga anak at dahil sa ating pamilya, di ba? Kaya nung time na yun, hindi ako nahihiya, mga kainags, no? I'm proud. Kaya nga, di ba, nag-vlog ako, di ba? Meron akong vlog na nanirahan ako sa garahe para maging permanent residence. Lahat ginawa ko, sakripisyo ginawa ko, lahat yung ginawa ko, mga kainags, no? At ngayon, syempre, naabot ko na yung pangarap ko, yung aking ultimate goal sa buhay, natupad na. Kaya ngayon, mga kainags, ito, napapansin nyo, di ba? Lagi na lang ako nakangiti, patawa-tawa, nagre-relax na lang. Syempre nga, nakuha na natin yung gusto nating matamo sa buhay, ano. Yun nga sinasabi ko lagi sa mga kasama ko na inuuna ko muna yung hirap. Kaya ito, habang buhay ako nagpapasarap, di ba? Mahirap naman yung inuuna mo muna ang sarap. Habang buhay kang maghihirap, mahirap naman yung ganun, di ba? Kasi mga kainags, ano, kuya ko naman nabanggit yung mga ganung moto. Ang mga gamit, luluma rin yan paglipas ng panahon. Ang mga material na bagay, papalitan mo rin yan pagdating ng panahon dahil luluma rin. Kaya dun sa mga kababayan ko na temporary foreign contract worker na nandito sa Canada, tourist visa or yung nahihirapang mag-apply ng permanent residence, move on lang, mga kainags. Tuloy nyo lang yan. Lilipas din yan. Darating din ang panahon na makakawala rin kayo kung ano man ang meron kayong pinagdadaanan na hindi maganda ngayon.
maniwala kayo sa akin. Yung bang meron kayong ginagawa para matupad yung pangarap nyo, okay lang yan, kahit tumira kayo sa garahe, okay lang yan, kahit saan kayo matulog. Lagi nyo tatandaan mga kainags, ano, lilipas din yan. At kapag nakuha nyo na yung gusto nyo sa buhay, naging permanent residence na kayo mga kainags, ano, doon magsisimula ang buhay nyo. Unahin nyo muna yung hirap para habang buhay kayo nagpapasarap. Teka, tatawid muna tayo mga kainags, ha. Andali lang, ha. Baka si mag-green na, eh. Ayan, tara, let's go. Tawid muna tayo. Pagtawid natin, saka tayo ituloy ang pag-uusap natin. Yan. Alright. Yan, tsaka isa sa mga may papayo ko mga kainags, ano, doon sa mga kababayan natin na temporary foreign contract worker dito. Mag-ipon kayo mga kainags, ano. Mag-ipon kayo. Mag-ipon. Yung mga hindi dapat bilin, huwag niyong bilin mga kainags, ano. Importante yan, mag-ipon kayo kasi hindi natin alam ang buhay natin dito bilang isang temporary foreign contract worker kung hanggang kailan tayo. Hanggat hindi pa tayo permanent residence, merong posibilidad na mapawi tayo or walang mangyari sa atin dito sa Canada. Kaya bilang meron ng experience, no, na isang temporary foreign contract worker dito, nagkawindang-windang din ang sitwasyon dahil ang ilap, mahirap, mailap ang pag-a-apply ng permanent residence sa akin mga kainags, ano. Importante, merong mangyari kahit walang mangyari sa inyo dito sa Canada. Ibig sabihin walang may mangyari, may maipon kayo kahit papaano. Maniwala kayo sa akin mga kainags, ano. Iwasan nyo munang bumili ng mga pamporma, mga luho sa buhay. Sa akin lang naman mga kainags, ano. Yan, pwede siguro kayong bumili ng mga ari-arian sa Pilipinas, ano, mga lupa, ganyan. Pero hanggat hindi pa kayo permanent residence, kung gusto nyo maging permanent residence dito sa Canada mga kainags, ha? Yun lang naman, sa mga gusto lang naman na maging permanent residence, mas maganda na yung meron kayong ipon dito sa Canada. Kasi yan ang ipapakita nyo, yan ang magiging bala nyo pag nag-apply na kayo ng permanent residence na meron kayong pera. Isa yan sa mga kailangan. So lagi nyo lang tatandaan mga kainags na yung mga luho na yan, mga pantalon, sapatos, mga sasakyan, nako. Yung sasakyan pwede niyo bilhin yan mga kainags, ano. Pero huwag kayong bibili ng brand new muna. Or bibili lang kayo ng mga sakto lang yung pwedeng magamit sa pampasok, sa malalayo. Yan kasi dito sa Canada, necessity ang magkaroon ng sasakyan. Kailangan mo talaga magkaroon ng sasakyan dito. Yan. Kasi wala mga jeep nga rito, di ba? May bus pero takes time mga kainags. Yun lang naman ang maipapayo ko. At kapag nakuha nyo na yung permanent residence nyo, doon na kayo magsimula kung ano yung gusto nyo bilhin mga kainags, ano. Ang importante, number one, masettle nyo yung inyong status dito sa Canada. At pag naging permanent residence na kayo, wow, yun na yun, bilhin nyo na yung gusto nyo bilhin kasi stable na kayo, eh, no? Stable na kayo. Pero syempre, hindi porke permanent residence ka ay hindi ka na mapapauwi or hindi ka na madideport. Pag meron kang ginawang violation at permanent residence ka, violation, sobrang laking violation, katulad nung drunk driving or may ginawa kang hindi maganda, may posibilidad na ma-deport ka mga kainags, ano. Kaya syempre, iwasan pa rin natin dapat yung mga dapat iwasan. Pucha, asa na ba ako? Layo na ng lakad ko, ah. Layo na to. Ito na nga ba sinasabi ko mga kainags, ano. Pag ako eh, nadala sa mga pagkikwento ko, kung saan-saan ako napapadpad ng mga pako, no, ginaganahan ako eh, no. Ito lang naman sa akin mga kainags, ano, payong kababayan lang naman sa akin. Payong natupad ko yung gusto ko. Hindi ko yan ipinagyayabang mga kainags, ano. Kumbaga kasi ako, ang ginawa ko dati, may mga gusto kong bilhin na hindi ko binibili. Lagi ako nag-iipon mga kainags, ano. Kumbaga ako, may cellphone ako ngayon. Halimbawa, 2023, may cellphone ako ngayon. Hanggang year 2027, yun pa rin yung cellphone ko. Kung ikukumpara natin doon sa mga kaibigan natin, mga kababayan natin, halos taon-taon, pag may bagong labas na cellphone, updated sila, bago rin ang cellphone nila mga kainags, ano. Pabonggahan ng mga sasakyan, na ang status pa lang naman natin ay temporary foreign contract worker, huwag muna natin gawin yun. Huwag muna natin gawin yun. So hindi natin mayaalis sa mga kababayan natin na gano'n, na syempre nasanay sila na gano'n ng pamumuhay.
Pero syempre, pag dumating tayo na temporary foreign contract worker dito sa Canada, kailangan maisip natin yung mga kainis, ano? Kailangan maisip natin yun. Pero syempre, sabi nga nila, kung saan ka masaya, kahit na temporary foreign contract worker ka rito, kung gusto mo gumastos na gumastos, bilhin mo yung mga gusto mong bilhin, wala tayong magagawa doon, mga kainis, ano? Kasi yun ang kagustuhan nila, yun doon sila masaya, ano? Kaya bilisan natin muna paglalakad natin dito, baka may liliko eh. Suot mo lang ako ng salamin at mainit na. Yan, nung balik tayo dun sa usapan natin. Yan, syempre mga kainis, ano, may mga kababayan din talaga tayo na masaya sila sa mga bagong damit, mga material na bagay. Kung dun sila masaya, syempre, wala tayong magagawa dun, ano. Ang sa akin lang naman ay advice, payo, base sa aking experience, base sa aking nararanasan sa ngayon. Yan, sa mga hindi nakakaalam nga pala, mga kainis, ano, ako, nagtatrabaho na lang ako dito ng 32 hours a week. Walang overtime yun, mga kainis, ano? Walang overtime. Diba? Pag day off ako, eto na lang, ginagawa ko yung passion ko sa buhay, kung saan ako masaya, yung dreams ko. Pina-follow ko yung dreams ko, mga kainis, ano? Pag day off, hindi ko kailangan mag-overtime, gagawin ko yung mga gusto kong gawin. Kasi nga, sabi ko nga sa inyo eh, bago ako naging permanent residence, planado na, mga kainis, ano? Planado na. Hanggang sa nakuha ko yung aking Canadian citizenship. Kaya ngayon, awa ng Diyos, 32 hours a week. Which is dapat 40 hours a week, di ba? Nagbawas na ako ng oras. Habang nagkakaedad, nagbabawas na tayo ng oras, mga kainis. 32 hours a week. Tapos pag day off tayo, marami pa tayong mga nagagawa na mga gusto natin gawin sa buhay natin, di ba? Alam niyo kung bakit? Hindi naman sa pagmamayabang, mga kainis, ano? Sinishare ko lang. Inuuna kasi natin ang hirap, kaya ito, tingnan niyo. Nagpapasarap na lang tayo, ano? Nilalasap natin ang winter, spring, summer or fall. Especially pagka ganito kagandang panahon, kita niyo naman, mga kainis. Woohoo! Yan. At saka syempre, marami akong oras sa pagba-vlog, di ba? Nagagawa ko yung mga passions ko sa buhay, di ba? So yun lang naman ipayong kapatid, payong kababayan. At gusto ko lang i-share sa inyo yung aking experience bilang isang vlogger. At maraming salamat naman dun sa mga nakaka-appreciate sa mga ginawa kong pag-share sa inyo ng experience bilang isang temporary foreign contract worker dito sa Canada. Good luck, mga kababayan, ha. Gugutom na ako eh. Parang napagod yung bunganga ko sa kakadaldal lang kakadaldal. Buti pa yung bunganga ko, napagod yung pako, parang hindi napapagod, parang lalong bumibilis ang paglalakad, mga kainis, ano? Ay, hira. Yan, maglalakad pa tayo hanggang doon sa dulo, mga kainis, ano? Para ako nag-jogging, ha. Napagod ako sa pagsasalita, mga kainis, kakasigaw kasi kailangan kong sumigaw. Kasi maiingay yung sasakyan pag tumatabi sa atin. Kaya kailangan ko sumigaw with feelings. Para marinig nyo naman syempre yung mga pinagsasabi ko rito. Yan, yun lang, nakakapagod lang, mga kainis, ano? Nakakapagod lang pag sumisigaw. Parang kabayo, ah. So ano na tayo? Ito, Bronx Bowl. Yan, doon pa, malayo pa. Lakad lang tayo. At least, ganda naman ang panahon. Okay lang yan, maglakad. Nalilibang tayo, mga kainis, ano? So, nandito na tayo, mga kainis, ano? Palapit-lapit na tayo ng konti sa ating pupuntahan. Pinutin na natin to, ha? Yan. Yun, kailangan umilaw yan. Para makatawid tayo doon. Kasi magtatao yun. Magkakaroon ng tao mamaya. Oh, diba? Ganda, no? Ang linis, ano? Oh? Wow. Yan, so tawid na tayo, mga kainis, ano, kasi merong nang number doon, no? Kailangan bago mag-zero yan, makarating tayo doon. Kasi kung hindi, aandar itong mga sasakyan na nandito. Yan, 12, 11, yan. So pagka gusto mong tumawid doon, pipindutin mo lang to, mga kainis, so. Yan. Pero hindi naman tayo pupunta roon, kaya dito tayo dadaan. Yan, parating na yan, papatawid rin tayo yan. Kasi pedestrian tayo, mga kainis, ano. Yan. So pagka kumuha kayo ng road test or nag-exam kayo ng lisensya dito sa Canada, mga kainis, ano, pag-aaralan nyo yan.
usually dapat ipapasa niyo yung exam kasi medyo tricky ang examination dito when it comes to driving. So yung mga tao na yan, mga bata na yan, naghihintay ng bus yan, mga kainags, ano, paparating magmula rito. Ito dadating yan. So kakain muna tayo, mga kainags, ano, dahil nagugutom ako. Nagutom yung bunganga ako sa kadaldal. Dito muna tayo sana sa Tim Hortons, no. Gusto ko lang muna ng ano, mga kainags, ano, soup, higop lang tayo. Magkaroon na laman yung ating tiyan at magkaroon tayong energy para sa ating pagbubunganga habang naglalakad. Uy! Hindi pala to. Dito pala sa kabila. Dito. Yan. Palamig muna tayo, mga kainag. Ano? Mainit sa labas eh. Kailangan natin magpa-cool down. Yan. Inom tayo ng ice cup. Para pagkatapos nito, pwede na ulit tayong lumabas. Mag-uututang dila ulit tayo, di ba? So ito nga pala, mga kainags, ano. Ito, picture to nung nanay ko, ano. Yan yung nanay ko, ito, ito, ito. Nanay ko yan eh. Tapos yung karga-karga niya, ako yan. Mga 1974. Itong taon na to, ano. Siguro nung time na yun, itong nanay ko, nasa 32 years old that time. 32, 31. Baka 32 siguro, ganyan. Ayan, kaya ito yung aking naging ano sa cellphone, no, screen. Para naalala ko yung hirap niya sa akin, syempre, nung dinala niya ako sa kanyang sinapupunan. Ayan, hanggang sa nasa poder niya ako. Ayan, naalala ko. Kaya it's time naman para sukulian natin. Ano. So tara na, mga kainags, ano? At maglakad-lakad ulit tayo. Kaya ako naman sinishare sa inyo yung mga gusto ko i-share ngayon. Kasi nung dumating na yung permanent residence ko, wala na ako naging problema, mga kainags, no, dahil sabi ko na nga sa inyo, meron akong naipon na sapat. Pamasahe, pag sinundo ko sila sa Pilipinas, pagpunta rito, meron na akong pamasahe, meron na akong perang nakalaan. Pati bahay, lahat, mga kainags, no. Ang kagandahan no, nung nadala ko yung family ko rito, wala akong utang, mga kainags. Wala akong utang. Dahil nga, nag-ipon ako no, during my temporary foreign contract worker. Tapos, syempre, huwag ko kumpara natin sa iba, huwag naman sana magagalit sa akin. Syempre, may mga utang. Iba yung buhay natin bilang isang temporary foreign contract worker na hindi pa natin kasama yung family natin dito sa Canada. Na ang binabayaran lang natin ay bilis ng telepono, yung ating boarding house, yun lang, maliit lang yun. Kung ikukumpara natin, kapag kasama na natin yung ating family dito sa Canada, malaki ang gastos nun, mga kainags, ano? Kaya yung iba, nagugulat na lang. Kasi nga, bago nila nadala yung family nila rito, marami ng utang, mga kainags, ano? Marami na silang utang. Tapos, nung nandito na yung family nila, nagulat na lang sila, syempre. Kailangan mo ng mangupahan, di ba? Hindi ka tulad dati, babayaran mo lang sa upa. $400 kasama ng internet, tubig, lahat kasama na. Pero dito, mga kainags, ano, yung 400 mo na yun, pag nangupahan ka or bumili ka ng bahay, yung 400 na yun, kuryente lang yun. Kulang pa yata, ano, pag winter. Especially pag winter, kulang pa yung 400. So, syempre, pag nangupahan ka rito, mga kainags, 1,000 minimum. 1,000 bahay lang yun, ha. Hindi pa siguro kasama ron yung ano, yung kuryente, tubig. Eh swerte mo na pagkasama na doon yung kuryente, tubig, pero bihirang-bihira ka makakita ng ganun. Kaya yun, sa halip na makaahon, lalong bumagsak, mga kainags, ano. Hindi naman bumagsak, kumbaga parang mas lalong nahirapan. Kasi nga iba ang gastos pagkasama mo ng family mo dito sa Canada kesa nung temporary foreign contract worker ka. Kaya doon sa mga temporary foreign contract worker na mga kababayan ko na hindi nyo pa kasama yung family nyo, umpisaan nyo na mag-ipon ngayon. Paghandaan nyo na yung pagdating ng family nyo papunta rito sa Canada para hindi kayo mabigla. Yan ay base lamang sa aking experience, mga kainags, no? At napatunayan ko na yan, yung aking experience na yan, very effective. Kaya kung napapansin nyo nga ako, diba, nasabi ko sa inyo, diba, nagbawas na ako ng oras instead na 40 hours a week, naging 32 hours a week na lang. At hindi lang yun, mga kainags, ha, hindi ako nag-overtime.
pero nakaka-survive ako. May ipon pa, no? Sa sweldo yan. O siguro, sasabihin nyo, depende sa lifestyle yan. Yun na nga, mga kainex, no? Depende sa lifestyle natin. At yun na nga. At pag day off ako, hindi ko kailangan pumasok para mag-overtime. Ang ginagawa ko pag day off ako, mga kainex, eh, ginagawa ko yung passion ko, yung mga gusto kong gawin. Ini-enjoy ko yung day off ko, ini-enjoy ko yung bahay ko, ini-enjoy ko yung kalikasan, yung spring, summer, or fall, or winter. Lahat na-enjoy ko during my off, mga kainex, ano. Kaya sa madaling salita, masaya ako sa buhay ko. Kung ano man ang meron ako ngayon, yung pagiging kontento sa buhay. Yun lang, isi-share ko lang sa inyo, mga kainex, ano. Kasi mahirap yung magsisi sa bandang huli. Hindi na natin maibabalik yun kung ano yung nakalipas. Diba? Kaya ako, bilang isang matagal lang naninirahan dito sa Canada, bilang isang dating temporary foreign contract worker, gusto ko lang i-share sa inyo, mga kainex, ano. Bilang isang influencer, vlogger, sayang naman kung napapanood nyo yung vlogs ko ngayon tapos hindi nyo gagawin. Sayang naman. Kumbaga, nandito ako para sa inyo. Diba? Para sa inyo. So siguro hanggang dito na yung vlog ko, mga kainags, at medyo nadadala ako sa sitwasyon dahil naalala ko yung ano, eh, naalala ko yung time na hirap na hirap ako sa pagiging temporary foreign contract worker, ano. Yung mga matatagal na natin viewers, alam nila yan kung ano yung pinagdaanan ko sa buhay talaga. Ayoko na munang umiyak, mga kainags, ano. Maalaala mo kaya?